Magandang tanghali sa inyo. Halatang bagong gising pero tanghali na kasi alam niyo naman na kapag madaling araw kasi daw masyado nakakatulog. Kaya sa umaga talaga ako yung maganda sana yung tulog. Nagising ako ng medyo maaga-aga kasi may naririnig akong pumupukpuk. Kala ko dito sa garden ng landlord, yung pala. Yung doon sa kapitbahay gumagawa ng bubong. Yan. So lalabas lang ako dahil pag ganitong okay ang pakiramdam ko ay lumalakad ako dito pabalik-balik lang dito sa site kasi hindi ako nakakalabas doon mag-isa na makalakad kasi minsan bigla ako nahirapang huminga. Yung pag ilang araw na ako kasi hinihika rin. Alam niyo na nag-change ang panahon at spring din ngayon, maraming allergies. Kaya dito lang ako at habang nagluluto ako ng bangus namin. 'Di ba? Papakita ko sa inyo yung gumagawa. Ninoy dun sa blue na 'yun. Bubong gumagawa sila doon. Kaya puk. Ito na may nilalakaran kung pabalik-balik. Hindi, wala pang mga tanim yung aming landlord. Ganyan yan ah. Kami rin, apat na naman paso namin. Wala pa rin. Malito yung aming lugar. Fire truck yon. Katabi kasi namin firehouse. Yan. Ito kasi ito, hindi naman kami ang taga nagtatanim dito, kundi yung landlord. So, hindi na namin pinapakailaman yan because that is their garden kahit pa nasa tabi namin. Ito dito lang naka-store yung extra gulong ni husband. Mabait naman yung landlord. Binigyan nila kami ng space here. Yan, ganyan ako, pabalik-balik. Yun. Pag nakarating ako dito sa dulo, yan, ikot lang ako, balik uli. Turo din naman yan ng ng mami ko na 88 years old. Nasabi nga niya, kahit doon sa tabi-tabi, maglakad-lakad ka. Siya kasi sa loob ng bahay, minsan. Tapos doon sa garden niya. Dito naman sa amin ay napakaliit. Kaya, hanggang dito lang ako sa labas. Sa bahay, wala pang isang minuto, nalibot ko na. Teka, bibisitahin ko muna yung bangus na niluluto ko. Yan yung pinitrito kong bangus. Ito pa. Ano to eh, parang daing, pero hindi ko na siya nilagyan ng bawang. Suka, salt, and pepper lang. Apat itong, actually, dalawang belly lang to. Kaya lang, hinati ko yung isang belly sa gitna. Kasi minsan yung gitna, hindi naluluto ng maayos. Kaya, yan, ginanyan ko. Kaya naging apat. Baon na ni husband yung iba dyan. Nag-ipon ako nito, yung mga peels ng mga fruits, vegetables, yan. So, kasi nakita ko to sa maraming nag-vlog. Hindi ko man masabi lahat ang mga nag-vlog kasi nakalimutan ko na eh. So, gagawin ni husband ngayon tanghali. Habang ako naman, gagawa ng nagluluto ng skinless longganisa na nabili ko. At magpiprito ako ng lumpia. Lumpiang gulay. Wala naman kaming masyadong gamit dito. Ha? Kasi di ba yung mga yan tuyot na tatapon nito? Hindi ko na ako mabubuhay pa ito eh. Hindi yan, hindi yan ano eh. Ganon. Hello, Mira. Bawasan mo na kaya ng ano?
lupa. Lala, tatapon. Parang dami ugat. Ugat pa. No? Puro ugat. Mabuhay pa to. Abang mabuhay pa yan. Teka, i-google ko. Ano na. Yan pa yung sili, no? Ay, lipat mo lang doon sa maliit siguro. Ano nga ginagawa mo? Hindi, ibig sabihin, hindi siya itatapo, no? Hindi, ginagawa mo yun. Kaya tumatapo. Ay! Hindi pa kasi ako tapos magluto, kaya gagawa muna si husband habang naghihintay siya ng kanyang lunch. Ow, ow, ow. Mayroon kong guantes. Oo. Saan? Ha? Walang butas yun. Uy, sana inano mo yung sleeves mo. Ay, yung ano, oo. Hmm? Puting-puti pa yung damit mo. Nakaputi po. Diba ganun yung mayayaman? Ano, ulitin mo? Ganun yung mayayaman, nag-gardening ng nakaputi. Ah, ah, ah. Pati yung mga nagluluto, no? Buti nga, hindi ako nakapuno. Mayaman ka pa. Mayaman ka sa lupa. Mayaman ako sa lupa. Ang ganda ng lupa, oh. Mayaman ka sa pagmamahal. Pagmamahal ni Ivy. Mm-hmm. O tama, ano, kasi... Marami yun, di ba? Dito lang, di ba? Yeah, but... Dito mo lang ilalagay? Lalagyan mo, sa bagay, lalagyan mo pa naman. Siyempre, sa ilalim, kailangan mayroong lupa. Kaya nga, dito lang naman sa paso na to, di ba? Isa lang. Uh-huh. Marami pa eh. Teka, kukunin ko na. Si Carino family, yung lalaki, uuwi sa Pilipinas biglaan kasi malubha daw yung ama. Habi ko, I can relate kasi ang hirap talaga pag malayo ka tapos may nagkasakit sa magulang. Siguro kanina, malis na siya maaga. Hirap pala no, pag Regina ka, ang una mong sakay papuntang Calgary. Oh, Calgary. Tapos from Calgary, dito. Tsaka pa Vancouver. Calgary yata ang pinaka ano naman. Hindi, manong ano naman. Kumusahin. Yan. Yun, nilalagay na yun. Yan mamaho to. Hindi kaya natatakpan mo eh. Yan ang ano nila, kasi tinatakpan mo naman. Hmm. Ako sasakpan ko? Mm-hmm. Ah, yan mismo. Yung huli ko na panood na nagganito ay si Phil Simply Living in America. Yun ba yun? Mm-hmm. Ang dami po kasi talaga, sa totoo lang, yung mga titles nila, very important din yan eh. Kasi kung ang title nyo ay medyo kahuwig nung iba, ako dati yung Easy Cooking, naku, ang hirap nung kasi ang dami kong kagaya. Yan, okay na yan. Good luck. Sabi, basta iiwan lang naman daw yan eh. Tapos mabubulok na siya sa loob. Thank you, husband. Mas mura ba dyan? Thank you, Wasel. Kapag kayo ay may gagawin, huwag kalilimutan na may niluluto kayo, ha? Although masarap yung may ganyan, pero parang sumobra yata. Baon niya ni husband. Nandito kami sa McDonald's. First time ulit kumain. Kumain na kasi yung first time ko is nagkape lang kami na meron kami kasing kinausap. Pero ngayon talagang first time lang to eat inside
McDonald's restaurant sa buong pandemic. Konti lang ang tao. Ito yung pagkain namin. So, eto yung kasi sili to. Eh, sili. Ano bang tawag? Promo. Discounted. Abangan nyo ang magiging challenge ni husband sa fries. Ito ay, ano nga dito yung order ko? Quarter pounder. Quarter pounder. Si husband ay Big Mac, no? Siyempre. And, naku, grabe, isang katutak. Ba't ang dami-dami ko? Kasi sila kadalasan dinadakot lang. Okay, kain na kami. Ngayon, pwede na ulit na mag-refill na ikaw ang magre-refill ng pump. Dati, pag pandemic, bibigyan ka rin nila ng cup uli. Pero hindi ka pwedeng mag-refill. Tip, pag gusto nyo laging bago yung french fries nyo, sabihin nyo, unsalted. Kasi pag unsalted, nagluluto sila uli. Ngayon, kung gusto nyo talaga ng may salt, humingi na lang kayo ng salt after. Ako kasi hindi po ako nagsasalt talaga ng mga ganito ko. Tayo, mayonnaise nila. Kain tayo, kakain lang kami.